kay mga kapatingching. Good afternoon po sa ating lahat. Alas 12, no? Sakto alas 12. Ngayon, may pasok kasing electric van. No? Kaya kailangan na kailangan nila. Kasi daw mainit, no? Yung mga knockdown nila, walang electric van. Kaya kahit tanghalian, gagawin ko muna to, no? Nakakaya sa kanila. Ang problema na ito, mga kapatingching, may hina daw umikot. Kaya lagpo na natin. Andarin natin siya. One. No? Ganyan lang ang ikot niya, no? Two. Ganyan pa rin. Kasama mo. Wala. Ngayon, tingnan natin kung bakit ganito. No? Okay. Plug muna natin siya. Kasi marami nagko-comment sa page po natin, no? Na... yung electric pan po namin, bakit daw, ano, pangalan, mahina po ang ikot, ano po problema? Laging po sinasagot sa kanila, baka yung shafting o kaya yung bushing, no, kay kapastor, no? Tingnan po natin ito kung anong kaso, kung anong magiging problema nito, no? Hindi ko pa alam, tingnan muna natin. Ang brand po nito, Asahi. Asahi po ang brand niya. Iniikot naman siya, pre-wheeling, no? Pre-wheeling naman siya, no? Ngayon, para malaman natin, plug-in uli natin. Kunyari, no, meron tayong electric pad. Pag hindi siya naka-plug-in, napapaikot natin, no? Napapaikot. No, napapaikot. Kasi ang sinyalis po ng shafting at bushing, pag sinaksak natin, doon po siya ito po lumalaban, no? Lumalaban siya. No? Kaya tingnan natin kung lumalaban siya pag pinlagin po natin. Ayun. Kung napapansin niyo, mga buniting? Napipigilan. Ando lang. Napipigilan. Napipigilan siya. Tapos, pag pinaikot dito, ikot din siya doon. No? Dalawang ikot niya, no? Pag pinaikot mo doon, ikot siya doon. Pag pinaikot mo dito, ikot siya doon. No? No? Hindi siya lang ang kagandahan nito, no? Napapaikot mo siya doon, no? Pag gusto mo siyang clockwise, umiikot siya doon, ay no, umiikot. Tapos gusto mo din noon, iikot din, no? Pare sila umiikot. Okay, plug out may. Ano muna natin, no? Tanggalin muna natin. Ang senyales nito, mabuting-ting, pag ganito ang problema ng inyong electric fan, hindi po siya shafting at bushing. Ang problema po nito, kapastor. Kapastor po ang problema nito. Kasi po, yung mga Asahi, basta't Asahi ang tatak, mahina po lagi. Lagi po humihina yung ano nila. Yung kapastor po nila. Inisip mo na natin. Toothbrush po ang pinanglilinis ko. No? Kasi sa toothbrush mo ang puting-ting. Ito, tingnan nyo. Ano? Napapasok agad doon. Ano, no? Pwede mo siyang ipasok agad doon. No? Tapos nakukupo agad dito. Eh. Masama agad yung dumi. No? Tapos, sipag mo na lang. Ganon. No? Siyempre, pag ganito, mga buting-ting, mas maganda kung i-repress na natin siya. No? Lalangisan na natin. Lubricate natin. No? Ayun, ang dami na kukuha, no?
Tapusipan nyo para yung ano, yung nagalaw na dumi matatanggal, ha? Langisan natin muna, no? Bago natin palitan ng kapastor. Kasi nabuksan na rin, ha? Nabuksan na rin natin. Tsaka yung paglalangis. Oo. Oh, tsaka yung paglalangis, no? Ganito. Hindi nyo pwedeng langisan na, sabi nila dito, lalangisan mo lang daw dun, no? Ang problema ng mga butinting, hindi talaga siya papasok talaga sa loob ng ano, ng busing, no? Nasa dulo lang siya. No? Tagalin natin 'to. Kasi diba, ano, ginagamit ano, mantika. Pwede ba 'yun? Pwede naman ng mantika, wala namang kaso 'yun. Ay, matigas. Ngayon mabuting-ting, pag matigas, ang technique ganito lang, no? Yan. Tapos, pupukpukin natin dito habang pinapaikot natin siya ng counterclockwise, no? Sabay. Ayun. Kasi mga iba, ginagawa nila, pag nahihirapan silang tanggalin to, ginagawa nila, di ba, silisinsil nila to. Tapos, ang problema, nasisira yan, yung ulo. Siyempre, mapipingas yan eh. Tapos, pipingas hanggang sa masira yung screw. No? Ito, walang kasira-sira. Sariwang-sariwa siya. No? Walang nangyari sa kanya. Nakita, sariwa, no? Di man siya na walang galos. Kaya mas maganda pag nagtatanggal kayo yung mahigpit na tornilyo, yan po ang technique, no? Ayun, no? Diba, bilis? Narinig yung ano niya? Ibig sabihin ngayon pala nabuksan. Kasi meron siyang langit-ngit, no? Ay, mukhang may problema din ang stator niya. Tama mga buting-ting, napansin nyo? Pero ba kayo napansin? Nagkakalagan yung ano? Mamaya napitin. Ano, makakita ko dito. Ay, oo. Oo, oh, nagkakalagan siya, no? Yung mga, ang tawag doon? Yung plastic niya doon sa rewind. Napansin nyo? Oo. Yan o, nababasag. Hela, sige, ibig sabihin, angat mo. Oo, ibig sabihin, matanda na. Ay, Diyos ko po, dami. Dami. Marami siya. Medyo delikado na to. Ha? Delikado na pag ganito. Malutong na. Oo. Akala ko, kapastor lang ang problema niya. Sa una, nung dumating yung customer, sabi ko, shafting busing, no? Akala ko mahigpit yung shafting at saka busing. Hindi po lahat ng sa ano, hindi po lahat ng nahihirapan umikot, shafting busing lagi, no? Kasi pag may nagko-comment, ang lagi ko po sinasabi na lang, baka shafting busing, no? Kasi hindi rin tayo sigurado kung shafting busing nga ba, o kapastor, o kamukha nito. Pag binuksan mo na, nagkakaroon na ng problema yung stator, nagkakalagan na. No? Nababasag na yung, ano niya, yung plastic niya sa rewind. Ayun, no? Pakita mo yan, bago. Hindi, papakita ko muna ito sa kanila, para makita nila. Para makita nila yung sinasabi ko. Kung ano yung mga nabasag. Ito, mabuting-ting, kailangan ng palitan ng stator nito. Delikado na to. Ang ano nito, grounded yung core. Mag-grounded yung core.
kasi wala nang insulation yung winding niya. Ito. Yan po yung problema niya, mga puting-ting. Walang po tayo ng... Ito. Dito tayo sa medyo sariwa ng konti. Akala ko sariwa siya, ano? Nakikita yung plastic na yan, mga puting-ting. Nakikita niya yan. Ayan, ha? Pag yan, ginanon natin. Ayun, ha? Nakikita nyo? Sobrang lutok na. Ha? O, ayun, ha? Ha? Sobrang lutok na po. Ayun, napansin nyo? Konting ano lang na nasisira na. Ayun, ha? Ang problema nito, itong winding na to, pag nawala na yung plastic na yon para sa maging insulation dito sa bakal, para magkaroon ng separation yung core tsaka sa winding, wala na kasi nabasag na. Kaya pag ito, nagasgas yan, automatic grounded na po ang inyong electric pan. Makukuryente na kayo, problema na yon, no? Malaking-palaking problema yon, makukuryente kayo. Ayan po yung mga nabasag. Papakita ko sa inyo yung mga nabasag dito. Ayan, basag, basag. Ayan, basag. Ayan, basag na. Ayan, basag, no? Delikado na to. Tsaka sigurado, gumagalaw na rin to. Medyo gumagalaw na rin. Siyempre, nawala yung insulation niya, no? Ngayon, titingnan natin. Ito, kailangan na natin palitan to. Kailangan na po. Kailangan na natin palitan to. Kasi delikado na to, no? Delikado na to. Huwag nyo pong ibabalik, no? Mga puting-ting, no? Baka sabihin nyo, balik ko muna kasi wala pa akong budget. Ay, wag po, no? Wag po, wag nyo pong gagawin yun, no? Baka kasi, pag nag-grounded dyan, nahawakan ng anak ninyo, mabibigla na lang kayo, nangingisa yung nabigla yung anak nyo dahil nakuryente siya, no? Kasi automatic yan, pag grounded dyan, grounded to, ayan, naka-touch po yan, bakal, aluminum, shafting, no? Tapos dito, oh, no? Lahat yan, at nakaano lahat yan. Tapos itong tornillong ito, mag-grounded din yan. Pag nilagyan mo ng screen dito, yung grounded niya, mapupunta na sa screen, no? Kaya pag ginawa ka niya yung screen, makukuryente na yung bata. Pag ganito, no? Hindi sa, ano, no? Kahit nagmaminus tayo, kailangan nasa lugar din, no? Pag kailangan ng palitan po, kailangan na po palitan, no? Ito, wala akong nakitang problema doon sa shafting bushing, nakita na nyo naman, no? Kumikinang. Akala ko kaninang dumating yung customer, akala ko shafting bushing ang problema niya, no? Ngayon pala, hindi pala, no? Lalangisan natin para bago natin balik. As papalitan natin na ng bagong stator. Okay. Huwag muna tayo ng bagong stator na ganito. Handa lang mga buting-ting, ha. Pinapakuha ko muna ng stator. Si Mrs. Ito na siya. Ito ba? Oo. Ito. Ito po ang ilalagay natin bagong stator. Ito bagong rewind to, no? Mga buting-ting, no? Yung kapal, medyo no? Medyo makapal. Maparas lang. Maparas lang. Ah, medyo makapal tong luma. Kunin mo yung isa pa. Yung isa pa, medyo... Ito, bibigyan pa kita, magbibigay din pa ako ng technique sa inyo, no, mabuting-ting, no? Mas maganda kasi, pag ang stator ninyo, kanya, ito, no? Mas maganda, alam nyo, mas kaka... Kung bibili kayo, no? Okay, kung hindi, siyempre, hindi naman kayo bibigyan ng mas makapal. Ewan ko lang kung papayag sila. Yung kakapal siya ng konti dito sa luma nyong stator. Kasi mas pag kumapal yan ng konti, mas matagal po ang buhay niya, maniwala kayo. Mas matagal po ang magiging buhay niya pag medyo kumapal ng konti sa original na stator. Ito kasi medyo payat, no? Medyo payat ng konti. Kaya kaso hindi pwede yun. Pag pumayat po ng konti, mabilis pong masira ang stator.
kailangan kung gaano kakapal ang inyong stator, ganyan din po dapat ang ibalik, no? Huwag pong iwan niyo pong mag-ibabalik yung liliit sa kanya. At di wag rin din pong masyadong kakapal sa kanya. Saktong ano lang, no? Kung kakapal man siya, yung konti lang, no? Kunya, to, dalawang hibla ng bakal na yan, no? Tatlong hibla ng bakal na yan, no? Yan, no? Natatanggal po kasi yan, no? Yung mga bakal-bakal na yan sa katagalan, no? Pero hindi ko naman sinasabi na tanggalin nyo, no? Mas maganda, mas kakapal ng konti. Konti lang para tumagal yung buhay ng stator nyo. Kasi mga minsan, ginagamit ko, di ba, may size kasi number 12. Tapos may size na number 13. Yung size 12 na stator, ang ginagamit ko, size 13 na stator. Ang tagal ng buhay. Mas ano, hindi siya, yung, hindi umiinit yung ano, hindi umiinit ang kanyang winding. Ito na lang. Yan, pares na lang doon. Ito mas manipis yan. Oh, ito. Oh, medyo makapal ng konti ito. Ayan, oh. Napansin nyo, konti lang naman, oh. Makapal yan. Oh, konti lang. Mas malapit. Eh, mas maganda. Ang yun ay sinasabi ko, mas maganda siya kasi mas makapal siya ng konti. Napansin nyo? Napansin ba yung konti yun? Oo. Yeah? Napansin nyo, konting-konti. Konti lang. Diba? Konti lang siya. Hindi siya makapal na makapal na makapal. Siguro mga ano lang yan. Mga dalawa, no? Dalawang, yung patong na yan, dalawa lang yan. Ibig sabihin, mas maganda to. Ang kagandaan, pag kumakapal siya ng konti, ha, konti lang, mabuti tingnan, hindi ko sabihin kakapal siya ng mga marami, konti. Kakapal lang siya ng konti. Hindi mabilis uminit ang stator. Okay, balik na, lalagay na natin to. Ayan po yung, ayan po yung ano niya, yung nabasag na dito sa luma, di ba? Yan, no? Yan. Dapat talaga may mga plastic na ganyan, no? No? Para magkaroon ng separation between the bakal at saka magnetic wire. Ngayon, mabibigla ang customer niyan dahil ang usapan namin dito, shafting at saka bushing, no? Akala ko kasi ganun eh. Kasi nakita ko kanina, yung tree niya, hirap siyang umikot eh. Napakahirap niyang umikot, no? Akala ko, mahigpit yung shafting at bushing niya. Ngayon pala, hindi naman pala yun, no? Okay, shoutout muna sa mga nanonood. Salamat po sa panonood po ninyo. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon, lagyan din natin ng langis itong ano. Medyo naubusan na ako ng langis. Kukuha lang ako ng langis dito sa aking busing. Mga busing ko, mga buting-ting, ayan o. Oh. Napansin nyo? Talagang nakababad sila ng langis. Ha? Ganun talaga. At saka kung pansin nyo yung mga shafting ko, tingnan nyo. Ayan, may mga langis. Ha? Ayan, iba-iba klaseng ano yan. Iba-iba klaseng patak ng shafting yan. Kasi ginagawa ko niya, mga buting-ting, kahit kamukhaan to, no? May langis, no? Ang gagawin ko niyan, pag ano, tinatanggal kong ganyan, tapos, ayan, ginaganon ko, para nalalangisan uli. Ayan. Pag wala akong ginagawa, ayan, ginaganong ko muna. Para nalalangisan na naman sila uli. Para lagi silang fresh, no? Hindi nangangalawang. Hindi mga, ano, yung, hindi sa magkakaroon ng alawang. Kaya lagi silang fresh. Ayan na lagi may langis. Tapos, ibalik. Balik na naman. Nalangisan na sila. Ngayon, lalagay na natin dito. Minsan may mga sumasagot din pala sa mga ano natin, no? Mga comment. Shafting bushing, gano'n ko, no? Baka shafting bushing. Tapos, sabi nila, napalitan na po yung shafting bushing, gano'n pa rin po, yung mahihina pa rin po, no? Sabi nila. Masasabihin ko nun, subukan nyo, kapastor. Gano'n. Kasi ang paggawa talaga mga buting-ting, hindi naman kasi pwedeng nag-comment ka lang, yung gusto mong sagot, yung gusto mong mangyari sa electric pan mo, yun talaga ang mga anong ang gusto mong mangyari, yung pag sinagot ka, pag ginawa mo, yun agad ang sira, no? Hindi pwede yun. Kasi, kailangan natin tingnan isa-isa yung mga gamit niya. Kamukha nito. Kasi kayo,
No? Pag napansin niyo may mga ano, hindi niyo naman alam kung saan galing yung puti-puti na nabakbak na 'yon, no? Oh. Akala niyo ano lang 'yon, si walang kaso 'yon, walang kaso electric fan, tapos ibabalik niyo din uli, no? No? Kaya ngayon, at least live 'to, no? Makikita niyo live na live 'to, no? Na kung ano talaga yung dapat niyong iwasan pag gumagawa kayo. No? Sa mga comment, siyempre hindi naman tayo perpekto na masasagot natin talaga ng tama yung tanong nila. Hindi rin ako sigurado kung tama ba yung isasagot natin. Kaya lagi natin sinasabi, baka something busy, baka kapastor. Pag hindi pa rin, wala na tayong magagawa. Kailangan mo na palitan ng stator. Ganun lang yun po, mapatindig, no? Wala na tayong ano doon. Hindi ko na po alam kasi ang buhay ng stator kung hanggang sila, hanggang malakas pa ba o hindi, no? Mahirap siyang ano yun, eh. Mahirap siyang lagyan ng predict, no? Ipipredict mo kung hanggang kailan ang buhay niya, no? Mahirap yun. Ay, matagal na po akong gumagawa, hindi ko po talaga alam ang buhay ng stator kung hanggang kailan sila malakas at kung kailan sila masisira. Ayun, babalik na natin yung mga screw niya. Sa mga nagtatanong niyan, mas maganda siguro ibigay itong ano to, no? Itong video ito sa kanila. Kung yung mga mahihinang umikot yung electric pan nila, bakit daw, no? At least dito, makikita mo yung sagot kung sa gusto mong itanong. Hindi lahat ng mahina ang ikot, shafting busing agad ang may kasala. No? Siya lagi ang may kasalanan, eh. Kunyari, may natanong, shafting busing, no? Yung mga iba, kapastor, ganun agad yung sinasagot nila, no? Yung sinasagot namin pala, no? Yan ang baka, no? Ito, malalaman nila na pag ganun, hindi naman pala shafting bushing, hindi naman pala kapastor, stator pa lang may problema. Stator na pala, no? Kamukha nito, nasabi ko sa customer, shafting bushing. Kasi parang ganun kasi yung lagi naman ganun talaga ang problema, no? Madalang lang nangyayari itong stator ang nagkakaroon ng problema. Madalang lang. Hindi naman lagi. Minsan nagsichay po talaga na kailangan na talaga magpalit ng stator. Ngayon, ang pag-wiring. Ito, natanggalin natin dito. Tapos ito, inisip muna natin ng konti. Natin dito yung ano niya, wiring niya, ilabas natin dito. Pagbago rewind, kasi nagsimula ako ng gumagawa ng electric fan. Pagbagong rewind, hindi nawawala yung color coding niya, no? Standard lagi. Hanggang ngayon 2024, hindi nagbabago ang kulay ng lead wire ng mga stator. Standard talaga yan. Pagbagong rewind, kahit sa Manila ka pa bumili, kahit saan ka pa bumili, kasi alam nyo kung bakit, mga butingting, kaya standard yan. Kasi ganyan lang talaga ang nabibiling lead wire na kulay. Hindi sila gumagamit ng ibang kulay. Laging yan lang po, lagi nilang binibenta sa merkado, no? Hindi sila gumagamit ng ganyang kulay, may pink, may ganon, no? Ito, kung makakita ka ng ganitong kulay, pink, yellow, di ba? Original yan. Hindi po rewind ang tawag dyan, original ang tawag dyan. Original pa ang kanyang stator. Ito, no? Ayan, oh. Ang number 1 niya pink. Ang number 2 niya yellow. Ang number 3 niya white, oh, di ba?
Yan po ang original na kulay nitong asahi, no? Ito, asahi ito eh. Kaya yan ang kulay na ginagamit nila. Tapos ang kanilang running, ayan o, kulay gray. No? Kulay gray naman ang kanilang running. Ngayon, dito sa bagong rewind, ang color coding niya sa speed 1, speed 2, speed 3, tsaka ang mga iba tawag nila dito line capacitor, no? Dito may nagsasabing line capacitor, meron din nagsasabing common, pero ang totoo nito, ang talagang ano nito, running. Ito po ang running, no? Itong kulay green ilalagay po sa line, no? O, pansinin nyo, no? Yung isang line ng ating AC cord nasa switch. Nasa switch. Yung isang line ito, no? Itong line na to, dito po natin ilalagay sa kulay green. Ang tinatawag po nilang common, line capacitor, at saka running, no? Tapos yung 1, 2, 3 po natin dito, tanggalin natin muna to. Ang 1, 2, 3 po natin, white. Speed 1. Kulay white ang speed 1 po natin. Kunyari kayo, no, gusto nyo magpalit ng bagong rewind, no, na stator. Hindi po kayo makakabili ng bagong rewind na stator kung hindi nyo po dadalhin yung lumang ito. Kailangan magdala kayo ng ganito, no? Kasi hindi kayo bibigyan kung hindi nyo dadalhin ito. Alam nyo kung bakit? Kasi dito na naman po sila magre-rewind uli. Kailangan na kailangan po talaga itong bakal na to, kasi tatanggalin lang po yung magnetic wire na yan at dyan na naman po sila magre-rewind uli. Kaya kung hindi nyo po sila bibigyan ng bakal, saan po nila ilalagay yung rewind? Wala nang bakal. O, di ba? Pag walang bakal, hindi na po sila kikita, mauubusan na sila ng bakal, paano pa kayo bibili? O, di ba? Yan. Yan po ang nire-recycle, yung bakal lang yan. Pero yung winding niya, talagang pinapalitan po talaga ng bagong rewind yan. Ng bagong magnetic wire. Ano, white? Ano? White red? Ano? Okay, ulitin natin. 1, 2, 3. Okay. Okay, mabutinti, ang speed 1. Tingnan niya, mabutinti na. Speed 1, white. Speed 1, white. Speed 2, black. Speed 3, red. Yan po, no? 1, 2, 3. Tapos to, running, common, ano ba na? Light capacitor. Take natin. Intake. Ang pinagtitape ko lang dito, mga buting tape, ay masking tape. Hindi po ako gumagamit ng electric tape. Alam nyo kung bakit ito yung ginagamit ko. Matagal ko na po kasi subok to, no? Subok ko na talaga to. Maniwala kayo sa hindi. Ang kagandaan nito, pag ginalit, ganun mo muna, no? Para yung pinakadulo niya hindi na makita. Ha? Yan. Tapos, okay na. Hindi po nasusunog yan. Sasabihin nila, pag nilagyan na ng kuryente, pag sinaksak na yan, masusunog yung masking tape na yan. Hindi po masusunog yan. Makikipagpustahan po ako. Yan, iipupusta ko po yan. Makikipagpustahan po ako na hindi po yan masusunog. Ngayon, na-wiring na natin ng 1, 2, 3. Itong dalawang yellow, lalagay po natin to sa kapastor, no? Mas maganda pag pinalitan nyo ng bagong stator, palitan nyo na rin po ng bagong kapasitor. Ito, 1.5, no? Pag makapal na ganyan ang bakal, hindi po pwede ang 1.5 dyan. 2 po ang kailangan dyan. Yung size kasi yan.
Ito size ano to? 17 o kaya 16. Ito 2. 2 microfarad ang kailangan pag makapal, no? Pag manipis, kamo nga nang sabay mga manipis natin. Ayun, dito lang tayo. Ito. Pag ganitong kanipis, 1.5 microfarad ang gagamitin nyo. Huwag po kayong gagamit ng 2. Under siya, oh, tama po, under siya. Kung kahit 2 yan, under siya. Ang problema, hindi po magtatagal yung magnetic wire niya, no? Pag ginamitan nyo siya ng mas mataas na magnetic wire, ay magnetic, microfarad, kailangan i-level po natin siya sa design niya. Kung anong design niya, yun po ilalagay natin. Kung design niya, 2, lagay po 2. No? Ako kasi ginagawa ko, hindi na ako nagtitape. Pag sa capacitor ko siya, no? Ayan, bago nga na, pero hindi ko po tinitape yan. No? Ginagawa ko, pinuputol po yan. Ito po, discarte ko, ha? Sa inyo, kung ano gusto nyo, gawin nyo, no? Ako kasi, ako ganito yung ginagawa ko. No? Ganito po yung ginagawa ko. Para hindi na po ako nagtitape. Para wala na ng tik-tik, no? Kailangan putulin ko lang itong sumubrang damit, okay? Kasi yung gusto ko kasi wala ng tik-tik kasi para malinis ng tignan. Wala sa dugtungan. Talagang rekta yung yellow sa mismong winding, no? Gusto ko kasi pag naging gumagawa ako, malinis. Ayoko yung... Tapos kaya, titik mo dito, titik mo na naman doon, di ba? Maraming tape. Masyadong maraming tape na ginagawa. Ayoko yung ganun. Hindi po ako ganun gumagawa. Tapos ganun mo lang, okay na po yan. Hindi nyo na kailangan i-tape. Kasi, ilalagay nyo na dito. Itutorque nyo na dito sa mismong gearbox niya. Alam, kunin ko na yung torque nyo nito. Harap na lang tayo dito. Maraming tornilyo naman dito. Okay? Oh, ginagalaw mo! Paano ba yun? Ba't ginagalaw mo? Hindi kasi baka maano... Hindi naman nakasaksak. Wala ako. Okay na. Ngayon, lalagay natin yung sa oscillation niya. Sa oscillation niya. Mamaya na natin lagay lahat ng mga dapat niyang ilagay kasi kailangan muna natin siyang ibalik para makita niyo na agad ang resulta ng ginawa natin. Siguro, papakita ko na lang itong video nito doon sa mismong may-ari ng electric fan, no? Kasi nasabi ko kasi dito, shafting at saka pusing. Para malaman niya na totoo po to talaga tayo nagpalit ng stator. Nakakala nila, niloloko natin sila, no? Hindi naman kasi naiiwasan yung ganun na mag-isip ng nakaliloloko, no?
Ayun, subukan muna natin sa panda rin, no. Ayun, 1. Nasa 1 lang siya, no. Tapos ganun na natin. O, di ba? No, malakas na. 1 pa lang 'yan. Pero malakas na siya, ha? Unplug ko muna. Okay? Sasarado ko na 'tong mga butingting. Okay, salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.